guys, good day. I-share ko sa inyo ngayon yung second choice nyo na pwede sa harap ng bahay or gilid ng bahay. Kasi ang share ko noon, yung pwede lang na sa harap ng bahay, baka mamaya wala kayo noon. Mahirapan kayo. O, ito. Unahin natin ang peace lily. Yan o. Pwede sa inyo ang peace lily sa harap ng bahay. Ng mga peace lily ko ito. Ito, ang pasamahan ng peace lily doon sa nainitan. Pero ito sa gilid ng bahay, shaded. Ito. Yan. Next natin, mga syngonium. Kita niyo yan, syngonium. Pwede yan sa harap at labas ng bahay. Ang mga syngonium kasi, or arrowhead plant, ay maganda sa feng shui. Ang mga leaves niya ay nagre-represent ng limang element sa feng shui. Katulad ng water, fire, earth, wood, and metal. Nagbibigay ito ng perfect balances ng yin and yang energy at nag-i-encourage ng positive energy na naglilinis din ang hangin sa ating kapaligiran. Yan, mga snake plant na to. Kaya lang nasa gilid na siya. Kasi ang iniuna ko doon sa harapan yung talagang sobrang maswerte. Ginilid ko na lang mga San Siberia. Meron naman kasi ako sa loob ng bahay nito. Ang next, itong mga hoya. Itong mga hoya na to ay maganda rin sa harap at sa gilid ng bahay. Ang akin nakasahangin, namumulaklak sila. Lalo na pag sila namulaklak, nagbibigay ng swerte. Kaya kung wala kayong ganitong halaman, mabilis lang itong mabuhay, hindi masyadong alagain. Basta itusok nyo lang, nabubuhay na siya. At hindi ko rin alam na swerte sila. Mas maganda, ihang nyo ang mga hoya nyo sa harap ng bahay nyo. Yun ang pinakamaganda. Mas maganda pag namulaklak lalo siya. Ito naman ang shilum. Yan, pwedeng-pwede ito sa loob at labas ng bahay. Maganda ito sa loob. Kaya lang, pwede rin sa labas. Mas maganda kung nasa labas, pero nasa gilid lang. Kasi sobra talagang mainit ngayon. Ay, oh, may cover ang mga halaman ko. Itong mga shilum na ito, ang tinatawag sa Tagalog na sahod yaman. Talagang marami nagsasabi na sumasahod talaga siya ng yaman. Pwede siya indoor, pwede outdoor. Ang akin, sa labas at loob din. Kilala niyo ito, mga tea plant niyo. Ang tea plant kasi, isa rin sa napakalakas maghatak ng swerte sa harap ng bahay. Kasi ayaw din na niya naiinitan. Pwede din itong indoor, pero ngayon, gusto ko dito. May indoor din ako na nakalagay doon. Yung mga missing tea plant, nilagay ko na sa lupa. Yan. Maganda ito sa harap ng bahay. Ang akin kasi nasa harap sa gilid. Tea plant. Siguro naman kilalang kilala nyo to. Ito yung Chinese bamboo. Ito, swerte rin to lalo pag namumunga. Sa harap nyo ng bahay ilagay. Maganda rin ito, sobra indoor. Sa indoor lang siya. Nakalagay ang iba ko. Maganda ang tea. Ang Chinese bamboo. Chinese bamboo yan, namumunga siya ng red. Bumubulaklak. Mabango rin ang bulaklak niyan, kaya nagbibigay din ng swerte. Positive to. Magaling mag-purify ng hangin. Nag-aalis ng mga toxin sa loob ng bahay. Ito naman next natin, mga spider plant. Kita niyo yan? Spider plant. Any kind of spider plant pwede. Yan. Kahit na ano spider plant ilagay niyo, swerte yan. Yan. Sila naman ang mga drakenas. Mga drakenas, family yan ng bamboo plant. Alam naman yung bamboo kung gaano kaswerte ang mga bamboo plant. Ang drakenas, bibigay siya ng prosperity abundance. Katulad din ng mga bamboo. Kaya lang, mas malakas humatak ang mga bamboo plant sa harap ng bahay kaysa mga drakenas. Itong next natin, picara. Ang picara nagbibigay din ng swerte. Ito ay crotons din, kasamahan. Kaya lang, yung kanyang magagandang kulay, sobrang marami ang kulay ng kanyang dahon, bakong sa ilalim at sa harap, nagbibigay talaga siya ng positive energy. Itong next, itong devil's ivy or potos plant. Kahit sino, kilalang kilala ito. Very popular ito, lalo na
sa loob ng bahay natin ilagay, sa labas, sa harap, sa likod. Talagang naghahatak siya ng swerte kahit sa ampesto. Kaya lang, mas maganda kung meron kayo sa harap ng bahay. Ito ang isa sa pinakamagandang pampaswerte. Ito yung San Francisco na swerte, gold dust cotton, ang tawag. Ito ang ilagay mo sa harap ng bahay. Pero hindi siya, malaki siyang watak, pero hindi siya katulad ng cotton plants din na binigay ko sa inyo. Ilagay ang akin nakalagay sa gilid kasi nasusunog din ang dahon niya. Malakas ito rin. Malakang paswerte. Kaya kung kukuha kayo ng crotons, ito ang kuhanin nyo. Itong itsurang ito, magtanim kayo. Swerte ito. Ito namang raindrops peperomia. Ang sinasabing isa sa maswerte sa harap ng bahay. Kasi indoor ito, pero pwede sa harap ng bahay, sa gilid lang shaded. Kailangan nakatago siya. Etong raindrop peperomia, madali lang alagaan, indoor, outdoor, yung makakapal at green yan dahon siya, nagbibigay ng swerte. Ang peperomia, lahat, sabi sa Brazil, nagbibigay daw talaga sila ng swerte. The last one naman, itong golden tree. Itong tinatawag na maswerte sa gilid or harap ng bahay, pero dapat sa gilid siya kasi gusto niya shaded. Ayaw niya ng direct sunlight, nasusunog siya. At ang kulay talaga niya na gold, nagbibigay talaga siya ng swerte. Talagang ako na ang magpuplug sa inyo na maganda talaga siya sa labas ng bahay. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Please subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe. God bless everyone. Love you all. Thanks. Bye.